Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Kumusta po kayo? Isa na namang mabiyaya at mainit na panahon ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Tingnan niyo guys, ang ganda ng panahon. Ang ganda din ng palay. Ayun oh. Galing kami dun sa ano. May dinalaw kaming kapatiran, pinag-pray namin. And ngayon ay nag-stopover naman kami din sa bahay ng aming pangulo ng kababaihan at pangulo ng kalalakihan. Nakita ko yung yung palay dati na nasa video ko, ano lang yun. Wala pa siyang bunga. Ngayon oh, ang dami na niyang bunga. Ang ganda oh. Tingnan niyo guys. Yung uhay ng palay, ang ganda. Ayan. Nangangamoy palay na. Ang ganda. Alam niyo ba, mahirap din magtanim ng palay. Madaming proseso. E yung aanuhin pa yan, inaararo ang lupa, inaalis ang mga dumi, inaalis ang mga damo, pinapatubigan, pinakalmot, tapos ang lupa, pag nakaredy na yung lupa, ni-spray pa siya ng mga pampatay ng mga binhi ng damo, pampatay ng mga kuhol, kasi yung kuhol yun ang kumakain sa palay, alam niyo ba yun, kinakain ng kuhol yung palay pag nasibol na. Ayan, kaya ano, mahirap magtanim ng palay bago mo siya mapauhay ng ganyan. Aabunuhan mo pa, i-sprayan mo pa. Ayan, tingnan nyo guys, ang ganda, ang lapad. And ito oh, yung palay dito, kawawa naman. Umulan ba dito? Ayan, nung umulan, natumba na yung palay. Sayang talaga, meron na pa naman siyang bunga. Ayan oh, natumba. Pero malapit na siyang anihin yan. Mga siguro, mga wala na isang buwan. Mga weeks na lang yan ay aanihin na. Pero yan, natumba na siya yung mga palay niya. Sayang. Sayang. Ang bata, may natubigan. Yan o. Oh. Yun, hanggang doon. Yung tubigan. Dapat. Ayan. So parang tao din yung palay, di ba? Pag may dumadaan na bagyo, ano, natutumba sila at humahapay. So parang buhay din ang tao. Kaya dapat ang tao ay matatag para pagka dumating ang mga bagyo o mga pagsubok sa buhay ay hindi basta-basta na ihahapay ng mga pagsubok na dumarating. Matatag at lagi nakatayo. At siyempre dapat magpasalamat tayo sa Panginoon dahil siya yung patuloy na nag-iingat sa atin at nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sabi nga, wala pa daw pagsubok na dumating sa atin na hindi dinanasan ng lahat ng tao. Sabi doon, pag dumating yung mga pagsubok ay bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ang lahat ng iyon. So, maraming salamat sa inyong lahat. Magsama-sama po tayo na maging matatag para makapagpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. God bless everyone. Bye-bye.